Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Banal na ina, mereng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Banal na ina, mereng sakdal ganda, ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Binabati po natin ang lahat ng mga nakasubaybay at nanonood via live streaming sa ating FB page at Kapiyo Vlog YouTube channel, Galaxy Cable at sa mga nakikinig ngayon sa 95.9 Radyo Too Spirit FM. Sa umaga pong ito, kasama po natin ang mga bisitang pari, sina Father Vincent at Father Lawrence mula sa Diocese ng Maasim upang muli ay ilad sa atin ang kalagahan at debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Kaya naman sa pagdiriwang natin po ng misang ito, isama po natin ang intensyon ng bawat isa. At upang tayong lahat ay maging karapat dapat sa pagdiriwang na ito, atin po munang aminin at pagisihan ng ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan nating sabihin, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalumong kami magkamit kailanman ng kalusugan na gagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin na laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalulatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang matulad ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion, animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem, anupat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem, ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol, mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging desyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sino mang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ng Panginoon sa bundok ng Sion. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Sa Panginoo'y magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginoo'y magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoo'y magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay, natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon, ng daigdig. Sa langit ay nahayag, yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoo'y magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay, ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoo'y magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Mga kapatid, ang imahin po na nasa ating harapan ngayon ay hindi isang replika o hindi isang pilgrim image, kung hindi ang mismong orihinal na imahin na nakaluklok sa altar mayor ng kaniyang dambana sa Maasin. Our Lady of the Assumption, o Nuestra Señora de la Asunción, ang mahal na patrona na nasa Maasin, Southern Leyte po. Kung nakarating na po kayo sa Southern Leyte, nakarating na po kayo sa isa sa mga sulok ng Pilipinas. Hindi naman po kalayuan, pero mahirap pong puntahan. Ang pinipintuhong imahin na nasa ating piling ay sagrado o banal at makasaysayan. Between 150 to 200 years na ang kanyang edad. Sa ngalan ng ating Santo Papa Francisco, siya ay ginawaran ng isang canonical coronation taong 2022. Ito ang pinakamataas na pagkilala sa isang imahin sa ating simbahan. Ito ay nagpapatunay na ang debosyon na konektado sa imahin ng ating mahal na patrona ay una, nananatiling matatag sa mahabang panahon. Ikalawa, kahanga-hanga ang hatid na tulong sa pagpapalalim ng pananampalataya sa Diyos ng mga deboto. Ikatlo, siya ay tunay na naging takbuhan sa panahon ng pangangailangan at kaadya-adyang simbolo ng Kristiyanong pag-asa. Isama na din natin ang mga hindi na mabilang na mga answered prayers at mga milagro, malaki man o maliit. Sa aming pag-iimbita o pag-udyok sa inyo na tanggapin at palalimin ang pagdedebosyon sa Birhen ng Asunsyon, ating mahal na patrona, dalawang punto po ang maigi na ating pagnilayan. Una, ang mahal na patrona ay simbolo na palaging nagpapaalala sa atin ng langit. Isang malaking tanda na nagtuturo sa atin sa direksyon ng langit. Kung titingnan natin ang kaniyang imahin, siya ay nakatingala, malayo ang tingin. Samantalang kitang mga Pilipino, gustong-gustong nagdarasal sa harap ng mga imahin na tila ba nakikinig, tila ba nakikipag eyes to eyes. Ang mahal na patrona, malayo ang tingin. Hindi ito nagpapahiwatig na hindi niya gusto na tumingin sa atin at hindi siya handa na makinig sa ating mga panalangin. Bagkus ang kaniyang pagtingala sa langit ay isang pag-iimbita o pag-uudyok na kita rin ay marapat na tumitig sa langit kagaya ng kaniyang pagtingala sa langit. Mga kapatid, langit ang layunin ng ating buhay dito sa mundo. Sa langit, kita ay mamumuhay na kasama ang Diyos kung saan totoo at walang hanggan ang kaligayahan at kapayapaan.
Ang mahal na patrona ay isang tanda na sa palagi ay nagpapaalala sa atin ng langit. Siya din ang magbibigay inspirasyon sa atin at pag-uudyok para tayo ay mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang mamuhay ng mabuti at tapat sa kalooban ng Diyos, ang tanging daan patungong langit. Ikalawa, sapagkat siya ay nasa piling ng Diyos sa kaniyang kaharian sa langit, ang ating mahal na patrona, Birhen ng Asunsyon, ay makapangyarihang takbuhan sa panahon ng matinding pangangailangan at makapangyarihang tagapagpamagitan sa harapan ng Diyos. Sa katunayan, ang imahe ng mahal na patrona ay tinuturing na mapagmilagro. Sa kaniyang pamamagitan, ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob sa mga panalangin ng mga deboto ng Birhen ng Asunsyon. Hindi mabilang ang mga bumibisita sa kaniyang dambana araw-araw para manalangin, humingi ng tulong at higit sa lahat para magpasalamat sa mga answered prayers. Sa aming karanasan, sa pamamagitan ng mahal na patrona, ang lugar ng Maasin o ng diocese ng Maasin ay nananatiling ligtas sa panahon ng mga kalamidad, gaya ng Bagyong Yolanda na kumitil ng napakaraming buhay noong 2013, at ng lindol sa parehong taon na nakagiba ng maraming istruktura, lalong-lalo na ng mga matatandang simbahan sa Kabisayaan. Noong Bagyong Odette, bagamat nagiba ang hindi mabilang na mga kabahayan at mga simbahan, kasama na ang dambana ng mahal na patrona, milagrosong ilan lamang ang naitala na casualties. My dear brothers and sisters, our gospel today beautifully refers to the Blessed Virgin Mary. As the woman in the gospel exclaimed, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Our Lord in the same gospel stresses the perfection of the blessedness of the Blessed Virgin Mary lies in her willingness, in her readiness to always do and listen, obey to the will of God. In baptism, we are called adopted sons of God, brothers and sisters of Jesus. And because of that, we are blessed. But the perfection of our blessedness, ang ating pagiging mapalad, is also the same with that of the Blessed Virgin Mary. Tunay tang magiging mapalad kung lagi tayong makikinig, kung lagi nating susundin ang kalooban ng Diyos. Lagi po nating tatandaan, mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapalaya.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya niluwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay baging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang magina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanadakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kesa po magitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuliyin sa imong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo pong lahat. Sa tagubilin ng mga naghagaling na utos sa turo ni Jesus, napakay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakalit sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iyanya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na huwag laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maging hantu.
ng sinta, inang inigini. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang gili-gili. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kandahang loob ay aming hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina. Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a national shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang clay go o clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, pinaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na alas 9 ng umaga. Ito po ay Healing Mass na susundan ng Healing Liturgy. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukaan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magkasal gamit ang mga ito ay magtamo ng awa at biyaya. Loobin mo ang tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Puso namin ay ihandog. Ihatid mo kami sa langit, sa amang mapagmahal. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang ating mga roses sa may harap po ng Chapel of Reconciliation at sa may ating extension area. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.